warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good afternoon to my students under Layer 2, Comparative Modules and Policing. So this is the first part of the coverage in the midterm. So I am expecting everyone to please study your lessons for the upcoming examination, because I will be providing a face-to-face examination during midterm, possibly a one-on-one oral recitation. Sorry. So as you've noticed, that the prelim examination was a sort of a little bit the easiest exam that I have given during online examination, because I don't want you to have a lot of burden. So may summary and response na kayo, meron na kayong ano. So it's all up to you kung mag-aral kayo ng maayos o hindi. Kung mapapansin niyo, ang objective ng exam ko is in order for you to exercise honesty. So mostly halos siguro nag-open ng handouts, because hindi naman tayo malaika. So I'm requiring everyone to please study your lessons, kasi nga at the end of the day you will be sorry for what you have done. Isang beses lang tayo mag-aral, isang beses lang tayo magkakaroon ng pagkakataon matuto. Minsan lang din naman, katulad nito, we are still in the pandemic, tapos nahihirapan tayong mag-catch up doon sa dapat na natututunan sa four corners of the classroom. So please exert a lot of effort para hindi masayang yung mga points na binibigay natin sa inyo. Although I have mostly pinapasa ko sa prelim, so by midterm, inshallah, I will never be sorry for whatever the outcome or output of your grades. Kasi nga, mahirap yung gumagawa tayo ng magic words na hindi naman nag-effort yung bata, parating absent, tapos nagki-attendance lang, walang performance, tapos wala pang quizzes. So, mind you that the, I am always saying this one, that the grades that you will formulate is mag-indicate yan, lalabas yan sa inyong mga TOR kung saan kapag mag-apply kayo. For example, in the Philippine National Police, kung may ranking yan, so kawawa kayo kapag nasa hulihan kayo, dahil baka yun ang maging dahilan para hindi kayo matanggap. So possibly, inshallah, matuto tayong lahat at saka mag-aral tayo ng mahusay. So let's proceed with the four core services of Interpol. Interpol is the international police. So meron siyang core services. Yung layunin niya na magpatupad o magbigay, mag-implement ng mga servisyo sa iba't ibang worldwide sa mga kasapi ng international police. These services are unto themselves best practices. These are considered as best practices because nasusugpo yung mga krimen internationally. The number one is secure global police communication services. So, nasisecure ng Interpol yung magandang interaction, communication ng bawat nation, bawat state, bawat country na napapalob sa international police. Number two is operational data services and database for police. So, operational data services and database for police is yung the information regarding terrorism, regarding drug trafficking, and so on and so forth. So yan, nandyan, nakastored yan. Madali na lamang hanapin, matukoy kung sino-sino yung mga involved, for example, because of nagpapalitan ng information through information gathering ang bawat nation, yung lahat ng kasapi ng international police. So mabilis na lamang makakatulong halimbawa ang kalapit na country, halimbawa ng Malaysia, ng Philippines, kapag may hulihin sila, for example. So kapag nagbigay ka ng information, data services, operational data services, so mabilis na lamang mahuli yung kanilang mga suspect. Okay, number three is operational police support services. So more on the implementation of the halimbawa arrest, seizure, for example, o kaya search,
katulad ng mga kidnapping na tapos human trafficking. So kasali yan sa operational police support services kung halimbawa mga bata dito sa Philippines is ninanakaw for example, tapos dadalhin sa Malaysia para operahan, kunin yung laman loob, tapos ibigay sa ibang bata, for example. So yun yung mga dapat na iwasan natin. So pamamagitan yun, yung mga syndicated crime na yan is nakakatulong ang bawat nation na magtulungan. Okay, number 4 is training and development. So training and development is yung nagbibigay ng skills, capabilities, talents doon sa mga police, halimbawa na belong sa international police, kung saan halimbawa kulang siya sa kaalaman about intelligence, so tuturuan natin yan. Investigation sa logistics, for example. And development, when you say development, it talks about how their career, professional growth is mag-develop. Katulad ng halimbawa, pag-aaralin sila sa magandang eskwelahan para at the end of the day, maging maganda yung kanilang mga professional growth. Okay, in order to achieve these aims, Interpol conducts all of its activities within the framework of the following 4 core services or functions. So these core services is also the functions. So kapag para ma-realize to make the plans, the objectives of the Interpol, the core values must be put in action, for example. Dahil kapag hindi ito naging na practice halimbawa, so hindi magiging maganda yung pamamalakad ng international police, for example, on the crime prevention, di ba? Makikita natin, so halimbawa mayroong terrorist na papasok sa parating sinasabi na halimbawa may terrorist attack na mangyayari dito, may bombing nanggaling ng Malaysia, tapos siya ang papasok rito, gagawa ng mga bomba. So kung walang intelligence, walang report ang international police doon sa opisina nila, so hindi mabilis makakasagap ng information ng Pilipinas na may paparating, papasok sa atin na syndicate, terrorist group. Okay. I hope you are with me.